una sa please lahat, coming back. Masasabi ko na itong programa na to, it's a very successful program ngayong araw na to. Itong visionaries talk show with Jerry Dada live dito sa United Kingdom. And makikita natin na ito yung collaboration ng mga OFW and migrant workers around the globe. Ako, nasa Middle East, si Sharnan naman ang presidente ng OFW Helpline na nasa New York. Tapos meron din tayo si Kuya Abdul Aziz sa kakabila na nasa Pilipinas, and the rest are from the United Kingdom. So makita mo na sa mga ganitong klaseng platform, sa mga ganitong klaseng programa na ang mundo pinapaliit natin, it's because of the love of our country. So hindi siguro tayo dito mag-spend ng ilang oras na makinig, hindi lang makinig kundi nag-prepare ng ating sarili to be presentable sa mga taong makikinig nitong ating programa. And sabi ko nga sa ating mga kababayan na mga migrant workers and OFW, sa mga Lumads, sa mga Moro people, and of course sa ating mga kababayan, ating mga Kristiyano, na sana magkaisa tayo ngayong halalan na darating ngayong 2022, na sana ipaglaban natin itong malinis, transparent na klase ng election through hybrid election system. Ito yung House Bill 3896 ni Congressman Villafuerte na nakabinbin pa ngayon sa Kongreso. And again, I am very serious, and I am strongly giving this warning sa ating chairman ng suffrage and electoral reform sa Kongreso, Miss Juliet Ferrer. Kung meron ka pang respeto sa sarili mo dahil ikaw po ay umupo dyan, ay inappoint ka po kung sino pong matawag natin na Speaker of the House ang pumili sa iyo dyan, sana po huwag niyong sayangin yung sweldo mo dyan, at huwag mo namang ipahiya yung mga taong bumoto sa iyo sa iyong distrito, na parang umupo ka lang dyan na para kang kiko na wala kang ginawa. And masasabi namin, baka sabihin ng mga tao, ikaw naman King, wala ka namang ginawa eh. Ang PSPH, wala namang ginawa eh. Ilang beses na namin kayong binigyan ng panawagan, nagpadala kami ng sulat, ang hirap ng hagilapin ang email mo. Ano pa ba ang gusto mong ipaabot namin sa'yo? Gusto mong dalhin pa namin dito from abroad yung House Bill na yan na nakabinbin sa puwet mo, sa upuan mo na yan, para mag-move yan siya? Nakakahiya kasi. Bakit? Ikaw kasi ang kakambal ni Chairman Senator Aimee Marcos sa chairmanship niya sa electoral reform din sa Senado. At doon, nagtitrending siya. At doon, pinag-uusapan siya ng media. And ang tanong dyan, ikaw, na nasa mababang kapulungan ka pa nga, wala ka pang ginawa. And I'm very serious with this. Pasalamat ka lang dahil wala ako sa Pilipinas, Congressman Juliet Ferrer, dahil pupuntahan talaga kita. Dahil it is my duty, it is my right. Dahil hinalal ako ng maraming mga OFW leaders around the globe to lead this organization. And useless naman ako na tulad mong kiko-kiko lang kung wala naman akong ginawa din. And I believe, hindi the same ang pinanggalingan natin. At hindi ako pinalaki ng parents ko na the same sa'yo. Na hindi ko maintindihan kung anong meron ang Smartmatic sa'yo, or anong meron ang Comelec sa'yo, bakit hindi ka nagsasalita. And it's very painful sa akin as OFW
as isang ordinaryong Pilipino na parang binabaliwala mo ang panawagan ng taong bayan, nagkagulo na sa Senado nitong hybrid election system, ikaw dyan, wala kang ginawa. So I am calling also, ito si Speaker of the House, Cayetano, Velasco, Alan Lord Velasco. Anong very busy ka na ang dami ng mga deputy speaker ang ginawa mo, pero hindi mo tiningnan itong mga chairmanship ng mga membro ng chamber mo, kung ano ang mga ginagawa nila. So I am calling also sa iyo, hindi mo pa ako narinig na nag-comment sa iyo, Lord Alan Velasco, pero huwag mo ring hintayin na mapuno ako din sa iyo, dahil marami nang mga comments sa iyo sa media, sa radio, sa social media, mainstream or what. Pero ako pa ay medyo mataas yung pasensya ko, dahil naging politician nga tayo nung unang panahon sa Sarangani. And ito yung last na panawagan ko, and alam ko parang naiiyak ako dahil ganito kasi ako pag talagang nasasaktan ako, hindi ko alam kasi kung ano ang kulang, dahil tayo mga OFW sana itulog na natin. Andito pa tayo ngayon, nagsasalita, nag-iingay. Dapat si Kuya Abdul Aziz kabila ngayon, anong oras na ngayon sa Pilipinas? Alauna, 23 na ng madaling araw, andyan pa rin siya. Bakit kami nagpapakahirap ng ganitong way na to? Na wala naman kaming makuha dito na sweldo eh. Wala naman kaming makuha dito na sahod sa YouTube or sa Facebook. But why we are here? Because gusto namin na ang anak namin, ang apo namin, matikma naman niya yung natikma namin ngayon na administrasyon ni Duterte for this one term, na sana tuloy-tuloy. Ito yung rason eh. Binigyan tayo ng glimpse ni President Duterte na ganito pala ang dapat sana. Ito pala ang good governance. Ito pala yung tinatawag na people's empowerment. Ito pala yung tinatawag natin lakas ng ordinaryong mamamayan ng Pilipinas. And sabi ko nga, itong mga tao na nasa London, means nasa Middle East, nasa Amerika, hindi naman kami magsispend ng maraming oras dito kung wala kaming pagmamahal sa bayan. And this is the only thing na mabayaran namin ang pagmamahal sa Pilipinas. Andyan si Tito Pabilyon na nakaantabay pa rin, na dapat sana naghanap buhay siya para sa kanyang pamilya. And yet, andito siya, umaabot na kami ng 4 oras. Dahil kanina, andun kami sa kabilang platform. But still, nakita mo tong tao na to, andito, nakikinig, gusto niyang malaman kung anong pinaglalaban itong mga tao na to. Because mahal din niya ang kanyang bayan eh. I don't want to be very emotional, but nakita ko yung group of people na andito eh, na nag-exert ng effort eh, nag-exert ng time, nag-exert ng preparation. So, anong ginagawa mo nyo, mga congressman? Sinasakuran kayo dyan. Umalis kayo dyan kung ayaw nyo. May mga magaling naman na congressman eh. Juliet Ferrer eh. Nakakaya ka, from Visayan Region ka pa naman. Ilocano ka, diba? Taga Negros ka. I believe ang mga Ilunggo isa talagang mga palaban. Pero ikaw, ewan ko kung anong ginagawa mo sa tumbong mo. And it's very frustrating as isang OFW na andito ang layo-layo namin, na nahirapan kami, na gusto naming
i-push itong batas na to na limited naman yung kakayahan namin dahil ordinaryong tao kami, hindi kami congresswoman or congressman or senador. Hindi kami the same sa inyo. So ano ang dapat natin gawin? And I'm very thankful again na merong ganitong mga platform. Visionary of Jerry Dada that talks about the love of the country, talks about the problem of other people na dapat hindi namin problema. Problema niyong mga congressman, problema niyong mga senador, ang problema ng OFW at saka migrante, hindi problema namin. Dapat itong oras na binigay namin dito, sana mag-part-time kami para magkapera kami dahil pandemic na yun. But what is the reason why we are here facing this platform? Because we want that our simple voice to be heard sa simpleng mga mamamayang tao. And that is the main reason why we are pushing this clean and honest election through this People's Alliance for Clean Election in the Philippines and itong programa natin dito kaya Jerry Dada through sa organisasyon ko sa OFW Helpline. So I'm very sorry. Dahil pag minsan lang ako ganito, lagi lang ako nakasmile. But pag dumarating ang oras na kailangan kong maging seryoso, I am very serious sa'yo, Juliet Ferrer. Huwag mong ipahiya ang sarili mong angkan. Because I am challenging you. I am just an ordinary person. You are a congresswoman. Pero huwag mong punuin ang salop ko. God bless us all and mabuhay tayong lahat. Thank you so much, Sir King. Sa karagdagan to know others, salamat talaga na my God, you have that very emotional, no? A very emotional power from your heart talagang it is just amazing to know that we have you as a president of this OFW. Sir, meron lang akong katanungan sa iyo, last na lang, bakit makialam ang mga OFW and migrants sa ating halalan? Dapat kasing makialam ang mga OFW at saka mga simpleng mga migranteng kababayan natin. Tingnan mo siya, Congresswoman Juliet Ferrer or mga senator andyan. Ito mga tao na to, migrante na yan, mga green card holder na yan. Merong magandang buhay na yan. Hindi na yan mga the same sa amin na mga OCW or overseas contract worker na pag matapos ang kontrata, wala ka ng trabaho. But bakit andyan sila? Nasa London na, sarap ng buhay nila. Pwede nilang magpasyal sila doon sa gilid ng London Bridge, kakain kasama ang pamilya. But bakit andyan sila ngayon? Hindi ka nahiya. Nakasarap-sarap lang buhay sana nila, pero andito sila, mas may pagmamahal siya sa'yo. So better, you resign. Kaya kaming mga OFW, kailangan nating makipag-alyansa sa maraming organisasyon. Kami mga OFW at migrante, dapat makialam. Kailangan namin bubusisihin dahil alam namin na ito na yung right time na maging gigising ang Pilipinas for the good of our country. And alam namin na through hybrid election system, magbabago, matuloy-tuloy ang pagbabago sa Pilipinas, magkaroon kami ng magaling at talagang mapagmahal na presidente after kay Duterte. Kung once ang bayan ng Pilipinas, yung gusto ng taong bayan ay mailuklok doon ang gusto nila, hindi yung gusto ng Smartmatic at saka gusto ng Comelec dahil sa pera. And that is the reason why dahil kami mga OFW at migrante, kami yung medyo may time ngayong pandemic na to na magkaroon ng laban. And this is the reason why we are pushing this clean and honest, transparent election system and through this hybrid election system, people's version, Ms. Jerry Dada. Sure, I believe, bigyan ko rin ng pagkakataon na magsalita siguro sila Shernan, sila Pia Tito, dahil andito sila for the last 5 hours. Yeah. Mm-hmm. Si Kuya Abdul Aziz, nasa Pilipinas, yan yung pinakakawawa.
Madaling araw na pero andyan dahil sa pagmamahal sa bayan. My God, this is really good, you know. It's really good to know that Sir King is King Bilimak is one of the best leader that we are going to follow. That is the best brand. That's the best brand that we're very good example to all of us that brand really is that experience to do the right thing is what created the brand of yourself. Hindi lang si Kuya King, kundi para sa ating lahat. Kung gusto mong gawin natin na magandang ehemplo ka sa ating bayan, then we have to do the right thing. And this is why we are here, dahil we want to do the right thing. So when you are doing an excellence, that excellence becomes unforgettable. That unforgettable, people remember you when you do the good thing. You will stand out. Stand out because people will follow you because you do the good thing. You're good, your best leader. So kung gagawin mo sa sarili mo yon, then what's gonna happen to our country? It's gonna be the best, right? So we have to choose the right leader. You have to make sure that we have to choose the right leader at all. Dahil otherwise, wala, we're gonna be all over the place. Tama ka, talaga naman. Jerry Dada. So yun nga ang pinaglalaban natin at andito yung mga tao nakaantabay. So I want to ask, dahil first time na nagkabungguan kami sa Bisaya pa ni Kuya Tito, ano ang makita mo, Kuya Tito? First time tayo nag-usap ngayon na mayroong ganitong organisasyon. Ano ang makita mo sa kabuuan? Is this just a drama? Is this just kaming mga tao dito? Binabayaran ba kami dito to talk about clean and honest election? Anong masabi mo, Kuya Tito? Please unmute yourself, Kuya Tito. Please unmute yourself. Yeah, yes. Kanina, kaya hindi ako umaalis dito sa ano. Kung gusto mong marinig yung tungkol sa mga ano nyo, yung mga pinaglalaban. Kasi actually, hindi naman ako nagmo-monitor about sa elections. Pero, ang ano ko sa buhay is to have a honest election. Para yung binoto ng isang mamamayan ay makarating doon sa taong binoto niya. Pero kung ang sistema ay yung dayaan, tulad na yung machine na yan, naririnig na noon pa yan, pero ano, na maraming mga dayaan since ng siguro mga ilang years na since nang nagkaroon ng new machine sa election. Pero yun nga, dito naririnig ko na rin yan dito sa UK, yung about yung mga si Attorney Chong nung nagsalita siya sa mga OFW rin na pinaglaban din niya yung tungkol sa honest elections. So pabura ko diyan sa mga sinabi niyo, lahat ng mga speakers about sa dito sa programa ni Madam Jerry Dada about the visionaries talk. So ngayon ko lang nalaman na talagang pinupost through ninyo yung mga ganong pagbabago tungkol sa eleksyon. So suportado ako diyan sa mga minumove nyo. At ngayon, siguro mula ngayon, i-monitor ko na yung ganyang I am also challenging you, yun. Kuya Tito, na huwag ka lang mag-monitor. Umawa ka na. Makialam ka na because as the global director for public relation,
Binibigyan ko ang lahat ng tao, lahat ng organisasyon na makialam, makigulo dito sa usapan, sa usapan. Dahil may okay, Sir King, okay, dahil may samahan ako rito, ipaabot ko na agad 'yan, yung tungkol dito sa honest election na sinusulong ng mga OFW. Kasi OFW tayo, saka migrants. So lahat ng mga mamimit kong from other organization, kasi nakikipag halubilo ako sa mga iba-ibang organization dito. So then, hindi disgrasya na andito ka ngayon. This is a blessing for you and for our country. Will you agree with that, Tito? Hindi lang sa UK. When I was in other countries like Hong Kong, you know, naging presidente ako ng Hong Kong, isa sa mga Hong Kong Association, Saipan Association ng mga Filipino, sa Pilipinas. So, ano ako, active ako sa mga pagbabago yung tungkol about sa sitwasyon ngayon natin for Filipinos. So, supportado ako niyan. Thank you. Dahil thank you. Nagan din ako sa mga ano, kaya hindi ako umalis. Sabi ko, ano kaya itong mga ayan, sabi ko. So, ibig sabihin, I am so happy to share this to Kuya Dalida, to Kuya Abdulaziz, to Sheridan, to our Vice President for International, si Sis Janet, na nadagdagan tayo ngayon ng hindi ordinaryong tao, mabigat na tao din. And hindi sayang yung oras natin, mga kasama ko, ka-PH. Yes to Hess! Yes to Hess! Ano, narinig ko na, at saka famous to si ating Kuya Kwan, Sir Rui Alia, kasi nakikita ko to sa anywhere eh, sa mga ibang organization eh. Oo. So, maraming salamat, sir. Dali tayo. Siguro kasama mo si na ano yung si Kuya Bisamis. Opo. Opo. Oo, nakikita ko yung mga picture do sa ano sa newspaper. Opo, hopefully pag pagkatapos ng pandemic, one day magkita-kita tayo diyan sa London. At saka sa ano nga, sa music about ating host ngayon si Jerry Dada. Opo. Kahit anong party namin, andun palagi yan si Jerry Dada, pinakakanta namin yan. Kaya marami na siyang followers yan sa mga ano ko, members, sa mga officers. Thank you. I'm always there. Since this started on this program, yeah, that barista group, Filipino barista group, I was always there. Noong una, nilagnat pa talaga ako, but because of matindi itong ating Tito Pabilio talaga, hindi ako magsabing hindi. I have to be there. I remember talaga, I have to be there because fantastic people like you do. My God, this is a, we are in a good direction here. So, Kuya Tito, saan ka sa Pilipinas? And saan ka sa Pilipinas? Sino ang pamilya mo? Can you give a short message before ko ibigay kay President Sheridan Mahilom? Ano okay. Ang panawagan mo sa iyong family clan? Okay. Itong bago mong na-discovering grupo na I would say hindi naman tayo kulto. Pero ito yung grupo na gutom na. Kita mo, anong oras na dito? Wala pa akong dinner. Nakakalimutan dito, Kuya. Ang problema dito, Kuya Tito, ang problema sa grupo na to, nakakalimutan mo kumain, uminom, pag andito ka na. And sana, andyan ako sa London, dahil may chef tayong kasama, makakain tayo ng empanada. So again na, Kuya Tito, what is your message sa mga kababayan mo, sa lungsod mo, kung saan ka sa Pilipinas galing? Okay, ay pinanganak sa probinsya ng Romblon, the Marble Country. Doon ako nag-aral, lumaki. Then nag-aral ako ng college, pumunta na ako sa Maynila. That's the time na doon ako mostly grow, nag-aral ng mabuti, nagtrabaho ng mabuti, tumulong ng mabuti sa kapwa, hanggang pumunta na ako ng mga abroad. Wherever I go sa ibang bansa, tumutulong ako sa mga patakbo ng gobyerno, ng Philippine Embassy, saka
pinapaparating ko yung mga programa ng gobyerno para sa aming mga OFW. Pero ngayon, nakatira ko sa Rizal, binangonan na. Yun, doon ako nagpundar ng aking mga business at saka bahay at saka yun. Know. So, hindi ko rin makakalimutan yung bayang Romblon dahil doon ako pinanganak. So, yun. I encourage and I want to greet all my kababayans mostly in Romblon. Kung saan man kayo, andito kayo sa nanonood dito sa programa ni Jerry Dada at saka ni Sir King, lahat ng mga speakers dito. Eh, tungkol dito sa eleksyon, ibaguhin na natin. Ipost through natin itong clean election. Dahil ito yung makakatulong sa atin sa kinabukasan ng ating mga kabataan na hindi na sila madadaya sa darating na mga eleksyon. So, thank you. At pagpatuloy natin yan, susuporta na ako sa inyo. Salamat talaga yan. Thank you. Hindi kami nagkakamali sa'yo. I'm sure pala. Ma'am, sa inyong mga speaker natin dito, thank you dahil na nagkasama-sama tayo na pari-pari yung mga vision din natin na mga ganitong tayo OFW makatuling sa bayan. Mm-hmm. I'm sure Kuya Ronnie, please. Yeah, I'm sure pagsama ni kasamang Tito sa ating itinataguyod or sa ating isinusulong is mas marami pang boses tayo ngayon na sumusulong nito at maririnig ng ating mga kababayan at unti-unti po ay naunawaan nila ang ating sinusulong na tayo naman ay nasa mabuting landas ng pagsusulong nito at alam natin na ito ay hindi lang ikabubuti ng isa or ng isang partido, kundi ito ay ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Kaya ngayon pa lang, I greet all of you, salute sa ating mga kasamahan po. Maraming salamat po sa inyo. Ganito kasi, no, before kay share na, no, I can feel the genuinity of Kuya Tito Pabilion, the way he talk. Yung kung ang nangyari kasi parang si Kuya Tito nakakita siya ng bangka na tinapunan siya ng lubid. And hinawakan agad niya, nilakita niya yung bangka na yun na maganda yung laban eh. Yun yung nakita sa kanya na ano yung balahibo ko eh. And na feel ko Kuya Tito na magtatagal tayo na maging kapartido or magiging ka-first love na rin kita dito sa labanan na to. And I am very happy na andyan ka. So Miss Jerry Dada, sino ang gusto mo pa? Thank you so much Sir Tito. Thank you so much. It was fantastic having you here talaga at the rest of my life. You know that you have a place in my heart. And you know, thank you so much. Now, ladies and gentlemen, I would like to welcome again, come back here in our live, of course, our very handsome coordinator all the way from USA, Mr. Sherman Mylon. Please come in. Maraming salamat. Hindi ako makaimik sa inyo. Medyo inantok na talaga ako. kapatid na Tito Pabilion, kinagagala kong makasama sa takbi ng ating pagkikipaglaban para sa kabutihan ng ating bayan. At bilang isang opisyal ng PACE-PH ay inaatasan kita ng una mong posisyon. Ikaw ang opisyal na chef ng ating samahan dito. Wow! officially chef now. Ganito. Ito ay para sa... Itong sasabihin kong ito ay para sa mga kababayan natin na talagang itong isang nakikita kong mali at sa ating mga grupo. May mga grupo tayo na supporters ng mga politiko, may mga individual na tao na sinusuportahan ng mga politiko.
kapag ang sinusuportahan nila ay nagkamali, wala silang imik. Kapag kalaban nila ang nagkamali, ang iingay nila. Yun ang napakalaking pagkakamali. Matuto tayong sisihin kung sino ang dapat sisihin, hindi kung sino lang ang gusto nating sisihin. Matuto natin, matuto tayong makita ang mali ng taong nagkamali, hindi yung taong gusto nating tingnan ang pagkakamali. Yan ang isang maling sistemang nangyayari sa ating bayan. Kaya nandyan yung loyalty natin sa politiko, pero wala yung loyalty natin sa bayan. At yan yung napakalaking epekto. Pwede tayong sabihin natin maging loyal sa politiko, pero pag sinabing loyal, parang pamilya yan eh. Siyempre loyal tayo sa pamilya. Kung may pagkakamali ang magulang mo, ang kapatid mo, sabihin mo ng ano, ibuhos mo. Sabihin mo, lalo na yung mga politikong yan, kung sila may pagkakamali, paano sila magiging mas magaling na leader kung hindi nila alam yung kanilang pagkakamali? Kung nakikita nila na ayos lang ng ayos sa atin ang mga pagkakamali nila. So, kaya kanina, Kabayang King, yung sinabi mo sa chairwoman ng electoral reform dyan sa mababang kapulungan ay talagang saludo ako at nagpapasalamat ako. At ako naman, kay Amy Marcos, talagang isa siya sa gusto kong tumakbong pangulo. Pero dito sa kanyang Senate Bill 1958 ay talagang hindi ko siya masasang-ayunan at hindi makabayan. At naipaliwanag ko na yan kanina at uulitin ko lang na ang hindi pagiging makabayan dyan ay ang kababayan mo ay ayaw na at sawa na sa integridad na madumi, na mabahong integridad ng COMELEC at Smartmatic. Pero kinampihan mo lang. Kinampihan mo yan. Parang nilinlang mo lang ang taong bayan na masabi lang hybrid election system. Mali yan. Hindi yan. At ako, bilang isang mamamayan, ay sasabihin kong mali ka sapagkat ako ang iyong amo. Ika'y tagapagsilbi lamang namin. Pumunta ka sa pwestong yan, hindi namin sinabing tumakbo kang senadora o kung anuman. Ginusto mo yan. Ginusto mong maglingkod. At umakala kami paglingkuran mo. At yan ang inaasahan namin. Kung gusto mo ng pagbabago, kaya mong baguhin. Hindi yung paunti-unting pagbabago. Ngayon na ang tamang panahon, ngayon ang tamang oras para baguhin ang reforma, ang sistema ng eleksyon. Kaya ikaw ang tinaguriang kinatawa ng taong bayan sa reforma ng halalan. At yan ang inaasahan namin. Hindi pa huli ang lahat. At nandito pa rin kami at umaasa. Maraming salamat. Saktong-sakto yung sinabi mo talaga, share and answer, no? Thank you so much talaga. Ang I hope lang talaga na mapakinggan nila yung ating program mga araw. Kasi talagang ukmang-ukma sa mga taong ito. Talaga. Ngayon, salamat sa oras mo kahit alam kong antok na antok na that service that you gave to us, to all of us as the Filipinos, is a big change. Because you love our country, you prove that to yourself that because you are here. Thank you so much. Maraming salamat din. From America, US. Thank you so much. And now again, ladies and gentlemen. Mr. Dada, no? Mr. Dada, all the way, I would like to ask all the way from the Philippines, si Kuya Abdul Aziz, dahil talagang nakaantabay dyan. Anong oras na ngayon? I know. Na. So, can you give time for Kuya Abdul Aziz? Yes, please. Welcome again, Abdul Aziz Cabilla. Yes, all the way from Philippines. Maraming salamat sa inyong lahat. Especially kay ang ating host, si Miss Jerry Dada. Ang ating kapatid diyan sa Dubai, si Mr. King, saludo ako sa iyo sa totoo lang. Tito Pabilion, brother Tito Pabilion. Welcome ka sa Peace PH. Balikan ko ulit yung sinabi ko kanina. Kasi si King, ang sinabi niya ang masyado niyang pinagsabihan ang ating congresswoman
na nakahawak ngayon sa chairmanship or person ng suffrage and electoral reform sa Congress. And then si Sernan, Brother Sernan ay si chairperson din na hawak niya ang committee chairman sa Senate. And then, ako naman, babalikan ko yung sinasabi ko kanina. Siguro kung ang Pangulo ay magsabi din sa lahat-lahat, kasi siya ang pinakamataas na pinakamataas sa ating bansa. Siya rin ang nag-appoint doon sa chairman ng COMELEC. Pero kung sasabihin niya, itong ilalabas ko ulit na itong Smartmatic, kasi nung isang araw, ng gabi, eh parang hindi mo nalilalabas eh. Kaya lang ang ating magaling na abogado na author ng ating hybrid election system, talagang hindi nakapag-tiis eh. Talagang na-voice out niya yung ginawa ng COMELEC na supposedly ay yung Smartmatic na yan ay wala na dapat. Pero ang pinapapanalo nila ulit ang Smartmatic ulit doon sa bidding nung nakaraang araw. Hindi dapat ganun ang gawin ng COMELEC eh, kasi binabalak ng COMELEC kung bakit nila ilalagay ulit ang Smartmatic sa 2022 na gagamitin. Una, siguro kung yun ang inisip nila na ilalagay ulit kasi ayaw nilang mawala ng kita. Direct to the point ako, ayaw nilang mawala ng kita. Kanina sinabi ko, tama na, mga taga-COMELEC, sobra na. Siguro yung mga bursa niyo, nakapag-build pa kayo ng mga building niyo lalaki at marami kayong business, siguro isipin naman ninyo ang nangyayari sa ating bansa. Kasi lahat ng naging pinuno sa ating bansa, mula Congress, mula Senate, Congress, Mayor, Provincial Governor, karamihan dyan, 100%, siguro 15% lang ang elected by the people. Alam natin yan. And 95%, 85% elected by the Smartmatic. Tama na siguro. Ngayon, siguro hindi pa yan na-finalize yung ginagawa nyo. Ipakita naman ninyo sa ating bansa na kayo ay makabayan. Kaya po nakikiusap kami sa ating Pangulo. Dahil siya ang makapangyarihan sa ating bansa, pwede niyang utosan, manduhan ang COMELEC. Na huwag na yan yung smartmatic na yan. Alam natin na nung nasa Japan ay sinabi niya hindi na niya gagamitin ang Smartmatic. Again, bakit ngayon nananahimik ang ating Pangulo? Dalawa lang yan. Pakinggan mo po kami, Mr. President, mahal namin kayo. Dahil mahal mo ang bansa, ikaw ang nakapagbago sa ating bansa. Kung ang pagpananahimik mo ay mayroon kang reserba para sa iyong anak na si Sara Duterte, ipatas mo, patanggal mo yung Smartmatic, huwag mong ipagamit. Manduhan mo yung ang COMELEC, kasi pwede mong manduhan yan. Lalong-lalo na yung chairman ng COMELEC, appointed mo. Manduhan mo, pwede. Alang-alang sa ating bansa, alang-alang sa ating kinabukasan ng mga anak natin, mga apo natin, kung talagang ikaw, tunay, na babaguhin ang sistema ng ating bansa, lalong-lalo na sa electoral system. Ngayon,
kung gusto mong isampa sa politika ang si Mayor Radit Duterte sa 2022, ilagay natin sa patas. Ipantay natin. Tanggalin mo yung Smartmatic kasi kung bubutuhan ang taong bayan, ang anak mo, si Mayor Sara Duterte, ay magiging presidente yan sa pagka-elected ng tao. Ganun lang kasimple. Ngayon, kung nananahimik ka dahil mayroon kang gagawin dyan, okay, maganda. As long as na itong panawagan namin sa iyo, huwag na huwag natin gamitin ang Smartmatic sa 2022. Sa 2022, Mr. President, mahal ka namin. Sana maawa na tayo sa ating bansa. Sa totoo lang, kanina si King, nakaiyak. Lalo na ako. Dahil ang aming probinsya, sobra na, grabe na, na marawisid pa, ginira pa. Pero ngayon, naging pa din pandemya, umiiyak ang ating probinsya. Lahat ng tao doon umiiyak. Kasi walang suporta ang gobyerno sa probinsya doon sa mga tao. Instead na tulungan, pinahirapan. Kaya kawawang-kawawa ang ating bansa sa totoo lang ngayon. Ngayon, pag iyan ay hindi mawala ang Smartmatic, I am sure na magiging, kung kahirapan natin ngayon ay sobra, magiging mahirap ulit ang ating bansa kasi lahat ng maiiligtad ng maiiligtad ng magiging pinuno sa ating mula Senate, Congress, probinsya, mayor, hanggang sa baba ay puro produkto ng Smartmatic. Alam natin yan. Kahit hindi na lang tinanong, talagang binubuksan ko talaga. Talagang nagsasalita ako ng husto dahil ito hindi pwedeng sabihin na wag kasi para hindi wag. Hindi pwede. Ngayon, kailangan bulgarin natin na ang pulot-dulot ng hirap ng ating bansa dyan sa eleksyon na yan. Na dyan ang lumilikha ng mga corrupt na politiko, corrupt na mga mayors, provincial, governor, Congress, Senado, lahat, lalong-lalo na sa ating mataas na position, Vice President or President. Kapag yan na ay magiging problema sa 2022, hindi maatanggal ang Smartmatic, magkakaroon tayo ng presidente na elected by the Smartmatic. Delikado na tayo, sa totoo lang. Hindi na tayo makakabawi. Panawagan ko na rin sa ating mga kababayan, mga grupo na sumusuporta. Gumising na tayo. Umaksyon na tayo. Hindi pwede yung sinasabi natin, huwag tayo bumoto. Hindi pwede yun. Kasi huwag kang bumoto. Magmamaniubir ang kumilik eh. Kahit hindi ka bumoto, manipulation yun eh. Sila pa rin ang hahawak doon sa resulta. Hindi pwede yung nasabi mo, hindi ako boboto. Hindi mag-uikot tayo. Hindi rin pwede. May resulta pa rin basta may eleksyon. Galing sa Smartmatic. Sana maintindihan natin mga kababayan ko, mga Maranaos, Maguindanaos, Tausug, tayo ang nasasagasaan dyan. Sa totoo lang, hirap na hirap tayo dyan. Gumising na tayo sa katotohanan. Gising na tayo sa katotohanan. Tumulong po tayo. Mag-ingay po tayo. Kalampagin natin ang presidente. Kalampagin natin ang Congress. Kalampagin natin ang Senado. Gawin na nila itong hybrid election system na maging batas. Maging batas. Kasi sa totoo lang, naging emosyonal naman ako ngayon. Maging batas kasi kawawa na ang ating mga anak sa kinabukasan. Hindi natin mapipigil 'to pag hindi natin matanggal ngayon 2022 ang Smartmatic. Kawawa tayo. Grabe. Kung alam mo kung mahanap ko lang yung may-ari ng Smartmatic, ang tawag ko doon demonyo eh. Dominion.
Sa totoo lang. Sa totoo lang. Eh wala. Kung hindi natin ito magawa ngayon 2022, mas maganda siguro magpakamatay na lang tayo kasi wala nang pag-asa. Sa totoo lang. Maraming maraming salamat, Sister Ma'am Jerry Dada, kasi nandiyan ka. Isa ka sa nagiging tulay din paano namin ito masabi. Si Brother King, saludo ako sa iyo dahil sana magiging 10 o 100 tayo. Si Brother Sernan, si Sister Janet, lahat ng nagkakaroon ng otak sa ginagawa natin ngayon. Kasi siyempre, tama si King, ano naman ang gagawin natin dito? Wala naman tayong sweldo rito. Ano naman ang wala naman tayong makukuha rito? Hindi katulad ng mga senador na yan, mga puta, mga congressman na yan. Ginagawa nila, kunwari, ginigisa nila ang Congress, ginigisa nila ang Senado, pero meron silang balak para sumikat. Tayo, hindi. Wala naman tayong kasikatan dito eh. Delikado pa tayo eh. Sa totoo lang, wala naman tayong kasikatan dito eh. Pero ako, hindi ako natatakot. Kung mamatay man ako, bayani ako. Bahala ng Panginoon doon sa mga anak ko. Sana hindi ito mangyayari. Kasi sa totoo lang, mahirap kalabanin ang COMELEC. Kasi mamamatay tao sila. Pwede ka nilang ipatumba dyan. Sa totoo lang, napakahirap na kalabanin. Kaya manangin po lang tayo sa Panginoong Allah na hindi mangyayari yan. Kaya siguro emotional na ako talaga sa ngayon. Siguro, sana pakinggan tayo ng ating mahal na Pangulong Duterte. Mahal namin kayong Pangulong Duterte. Papasalamat kami dahil andiyan ka. Nabago ang ating bansa kahit papaano. Pero ang hinihingi lang namin, Mr. President, mahal na mahal ka namin. Gumalaw po tayo. Yung Smartmatic, sana talaga hindi mo wag mong payagan ang COMELEC na magamit ulit sa 2022. Ibigay mo sa ating bansa na iyan ang regalo mo bilang pamasko mo sa sambayan ng Pilipino. Bilang pamasko mo sa sambayan ng Pilipino na wag mong payagan ang COMELEC na gamitin ulit ang Smartmatic. Maraming salamat. Maraming salamat ulit. Merry Christmas sa lahat sa ating mga kapatid na Kristiyan. Merry Christmas din, Ma'am Jerry Dada. Maraming shukran. Salamat din. Shukran, ma'asalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warang matulay talawa barakato. Okay, so sino pang gustong magsalita? Nakamute ka, Jerry. Jerry, nakamute ka. Wow, thank you so much, Sir. Salam alaikum to you. I love what you said. And you really, truly person na talagang para sa ating bayan ito. Kasi talagang mahal natin talaga dapat ang bayan natin na ganito. Salamat, Sir. You know, I touched so much. Na-touch ako sa sinasabi mo. Para parating natin sa ating mahal na Pangulo, sana po talagang mapakinggan niya to ang ating programa ngayon here in our visionaries. Thank you for that. At least nakalabas yan. And this is the best thing na lumabas ka at nakisalamuha ka ngayon dito sa amin. Thank you, at I'm so blessed. I think it was amazing. It's a history. It's a first history.